Guys, ayan, pauwi na po tayo. Bali, solo ride po tayo ngayon. Hindi ko na inantay yung dalawa kasi hanggang Webes pa yon. So Live, hamutan ko. So, yan guys, we're back again. Ayos natin yung ating relive para meron tayong record. So, bibiyahe tayo ngayon, 8 hours. Ayan po, medyo madulas yung ating daan. To hold me and they're crying in my rooms. Don't ever tell Yo guys, eto na ang magandang part dito. Sobrang ganda talaga rito. Nasa coastal road tayo. Then ayan yung mga view. Maganda, basta ayan po, puro resort po dito sa lugar na yan. Ayan. Kaya yung ating plan na bibiling property is okay na okay. Ayan po, puro resort dito. And then, minakuha naman tayo yung maganda-ganda.
na pwesto. Hindi naman ganun kalaki ng lote, pero suggested naman. I don't wanna mix me feel the love it is real. Ayan guys, tingnan nyo ang view dito. So fantastic. Kanan, kanan. Dito nga. Ayun, kaliwa. Ayan guys, yun yung scenery dito. Napakaganda. Yan yung ating binabaktas. Oh, tingnan nyo yung bundok. Kung kano kaganda guys, yung bundok. Kakakilabot talaga yung ganda ng ano dito. Yan guys, sana makita nyo. Ayan oh. Ako'y kinikilibutan sa ganda ng lugar dito. Eh hindi na tayo nagpapatakbo ng ano, chill muna at gawa ng basa ang kalsada. Diyan ko nga ito, parte may record. Pali tayo na mamaya ng isang ano, kasi mapupuno na rin itong ating memory card eh. Okay, tanggalin ko na pala itong ating 360. Baby, I wanna know your mind. Even I don't wanna scare you, gonna be tonight. You said that I don't be tonight. Baby, start up for it. You said, baby, I wanna know your mind. And I don't know.
hurts tonight. If you like it, I'm gonna need tonight. I'm gonna call upon it. Oh, it's a baby. I want to know your mind. Ayun guys, para may gagawin tayo pala kasi mag-ayos tayo nung ating budget para makuha natin yung ating bibiling property. Sana lang masettle natin ng ayos para wala tayong ano. Kasi gusto ko talaga makuha. Kasi pag di natin nakuha, sayang. At mahirapan tayo maghanap uli. At least ma-settle natin yung ating kulang. Yun. Sarap bumiyahe ng gantong umaga dito. Sulit na sulit guys yung lamig ng panahon. Yung sinag ng araw, sakto-sakto lang. Pero kung tanghali tayo pupunta, okay din naman kasi mahangin naman. Pero basta nakakilabot yung scenery. Ganda talaga. Para kang para din Quezon, pero so panalo talaga.
Uy! Sarap ng biyahe natin. Solo ride. Solo ride kaya tayo pa uwi. Okay lang naman, sanay naman tayong mag-ride ng mag-isa. So basta't may tuturo tayo ni Google ng ayos na daan, hindi man tayo maliligaw. At saka pwede naman tayo magtanong just in case na maligaw tayo. Pero wala na maligaw to kasi parang wala namang kantuhan eh. Kaya not an issue. Ang problema ko lang, medyo nahilab-hilab yung tiyan natin kasi nakapagkape ako doon. Medyo kalama yung aking sigmura. Pero kumain naman tayo kagabi. Hindi na ako nag-inom ng gamot kasi ay putang dulas. Gawa ng patay ang tukin. So, ilang oras na tayo na travel? Wala pa naman tayo isang oras na takbo. Pero after naman ng sipukot, madali na yun. Diretso na yun. Takbo natin. Wala pa tayo sa kalahati. O, 1/4 man lang, guys. Pero di yun na lang yung pangit na nadaan. Yung cross doon, sipukot tapos nagkawayan. Yun na lang. Pero, there is a time, bankingan. Yung itong diadaan natin, maganda na. Ang kalbaryo yung medyo malapit-lapit na. Yan, save lang natin yung battery ng ating Insta360 para ma-record natin yung lahat ng angulo. Then sana nga yung ating cellphone. Ito ating ano, naka-on pa. Pero hanggat maloob at least meron tayong save for our YouTube. Try natin. Pero babalik ako dito talaga. Talagang babalik ako kasi yung ating bibiling property. Sana nga eh, may settle natin na kumpleto. Pero gagawin ko talaga ng paraan na makuha. Hook or by crook. Kahit magsangla tayo ng isang sasakyan para lang maano natin. Masettle natin yung payment para wala tayong inintindihin. No more stressful. So after mabayaran natin, ang pupulbahin na lang natin ay pagpapagawa. Sa bagay, after mga 2 years mapaayos na natin yung pagpunan ko lang uli. Kasi ano na namin yun, retirement na. Pwede na kami dyan mag-stay if ever nabugso namin pumunta. Oo, sabihin natin malayo, pero kung riding ano lang naman katulad nito, magra-ride ka eh, okay na rin mag-vehicle ka kasi long ride talaga. Pero ang pupunta mo naman is napakagandang lugar. Yung unang punta ko dyan, na-appreciate ko na yan eh, as in. Kaya lang nag-ano rin lang talaga ako na medyo malayo. Pero ngayon parang hindi na issue sa akin na malayo eh. Kasi ramdam mo naman pag nagra-ride ka at yung alam mong ano, maganda yung lugar, babalik at babalik mo. Pero ayoko kasi ng norte. Kasi problema naman kasi sa norte, yung daan mo ng Manila, yun ang hindi ko nagustuhan doon. Siya masyadong traffic, crowded. Yun ang isa namang problem doon. So
Alice, Majestice, no. No. Pagkasayo. Kasi malalaking truck to. Yun. Busot. Medyo basa yung ating daan. Dito yung laro namin ni Bipo, hindi nakuha na ng camera, sayang. Ayan, nasa Mamais tayo, Mamais. Ganda ng bulaklak ah. Ganda ng bulaklak yun. Feeling na kinikilabutan ka dahil sa ganda ng place. Iyon yung pakiramdam ko ngayon. Sobra. Napakaganda talaga. Ito yung hinahanap kong lugar eh. Yung tipong peace of mind na dito. Nga alam ko pag uwi eh hindi wala tayong anot kasi sigurado eh pag-disco ng siyampa kasi ilang araw nga akong hindi naka-uwi. Pero ito yung memories na feel mo na kaiba. Sobrang ganda ng lugar na ito. I love Bico, promise. Uy. Nari de reso, dare de so, dare de so. Oh, dina. Nari de asi dante. Ah, de asi dante. I'll tell you.
Compare mo sa Impanta, mas gusto ko tong place na to. Mas maganda. May ganda rin naman na Impanta, pero may mas maganda dito, nakakaiba, naramdam ko. Pero after naman ng Sipukot, yun madali na yun, dire-diretso na yun, wala tayong kukumpir na tayong manuran. Pero di yun na lang yung pangit na daan. Ganda talaga dito. Yung mga cross doon, Sipukot, tapos Sipukot. Pero mga ilang balik ko pa rin sa ulat. Pero the rest naman, ilang naman yung ano dyan dito natin sa ulat. Kalbaryo yung medyo malapit-lapit na. Pakatlong beses pa lang natin puntahan to, tsaka hindi naman consistent yung puntahan natin. Save lang natin yung battery ng ating Insta360 para kailangan pa natin ng GPS. So hindi tayo pwedeng natin yung isusulat sa GPS kasi hindi natin alam yung way. Then sana nga yung ating cellphone. Ito ating naka-on pa. Hello guys, bali ito yung isang bypass road na pinasukan ko galing dun sa Bicol. Bali ito yung sa may kanto na malapit sa may gasolinahan. Bali hindi ka nadadaan ng bayan ng Naga. So pag dito ka tumaan, ang labas mo na dito mismo ay Pulanggi or basta hindi ka nadadaan ng Naga. Mas mabilis po ang daan dito, kaya lang, iwas lang po kayo kasi medyo maraming aso. Tsaka, yun niya, ang medyo ano rin lang, kasi pag solo ka, medyo delikado. Kasi pag nasiraan ka, wala kang matatakbuhan kasi wala pang masyadong katao-tao. Pero, medyo maaga naman yan, kaya okay lang. Sa gabi lang, medyo delikado dumaan. Yan, pero pinaka the best na shortcut kasi mas mabilis ang travel dyan. Compare mo doon sa mag-highway ka ng Naga to papunta ng Teodoran. Mas malayo-layo siya. Pero ito, halos minutes lang nga doon ka na. Marami lang kang papasukan na kanto yan. Kasi pag nag-google ka kasi, yan ay tuturo na sa'yo yung way na yan. So, hindi ka maliligaw. Wag lang ways. Kasi pag ways kasi maraming idadaan pa na lugar. Pero ito, kung Google ang gagamitin mong map, yan na mismo ang turo sa'yo kung saan ka lalabas. Mas mabilis po ang biyahe dyan. Medyo papasukan nyo lang po yung ganyan, yung parang maliliit na kalsada. Kasi bago pa lang ginagawa yung kalsada kasi yan, kaya hindi pa masyadong naaayos yung widening. Pero mabilis yung travel time pag dyan dumaan. Compare mo dun sa National Road na dire-diretso ang Bang Naga. Tsaka abutin ka kasi ng traffic dun. Dyan wala kang traffic na abutan. Yan. Bali, ito na ang labas natin. Yan na dapat ang highway. So, kaliwa tayo. Dire-diretso na yan. So, hindi na tayo masyadong nag-highway na daan. So, ayan. Kasi kung aabutin pa tayo dun sa bayan ng Naga, aabutin tayo ng traffic, tsaka kami sasakyan din truck. Ayan. Pinaka the best way po yan, yung daan na yan, kalsada na yan. So, yun. Kaya ito, pwede nyo maging guide pag gusto nyo mag-miyahe kayo ng Bicol. So, yun. Try nyo lang, i-search nyo lang sa Google. Diyan naman din kayo tuturo yung pinakamalapit na daan. So, ito na guys. Ito na yung highway ng
dire-diretso na to eh, papunta na to ata ng labas na nito ay Pulanggi, o kung di, hindi pala Pulanggi. Si Pukot na. Yun po yung galabasan natin yan. Bypass road din yan. Hindi naanang natin yan. Pero yan, makikita nyo walang kabahibaya. Kaya delikado nga lang sa gabi pag dumaan. Kapag iwas lang masiraan, yun. Dahil walang tutulong sa inyo kundi sarili nyo pag kayo na karoon ng problems, lalo gabi. Kung umaga naman kayo magbiyahe, mas okay naman kasi yung mga nadandaan naman, makakagin naman kayo ng tulong. Yun. Eh ako, halos maaga naman yan. Siguro 7 o'clock o 8 yung time na yan. Kaya medyo safe naman dumaan. Ayan. Tsaka gagandahan yan, kinakita nyo yung view. Yung base. Ayan. Kaya dyan, kinuha na ko mismo ng footage nung solo ko dyan. And yun. Palibasa nga solo nga ako nag-ride, medyo siyempre worried din na baka mga masiraan ka, pero okay naman, at least nakauwi naman tayo ng maayos. Ayan, kita nyo po yung ganda ng view, kita nyo yung bundok. Ayan, yan po yung dadaanan nyo sa bypass road. Ayan. Ang iniwasan ko dyan time na yan, kinakabahan ako, is maubos na ako ng gas. Yun, pero nagpagas naman ako, kaya lang, ayan, nasa 2 bar na lang natin try. Eh, hindi ko alam kung may next gas station pa na aabot. So, yun. Medyo worry ako na baka hindi maabot yung gasolina ko. Kung mababa pa ba yung dadaanan ko dyan. Ayan. So, ayan guys. Panoorin nyo na lang po yung ating video capture na tag na yan. And, sana maging guide sa inyo para pagpupunta kayo ng Bicol. So, ito namang way natin to. Ipauwi na tayo. So, solo ride natin. Wala tayo kasama. Kasi naiwan ko yung mga kasama ko sa Bicol. So, ako na lang mag-isang bumiyahe yung agmaga. Kaya, medyo hindi advisable kasi nga solo. Pero, okay naman. Uwi naman tayo. Ayan, guys. Medyo paspas ng takbo natin kasi mag-isa na lang tayo. Wala man tayong naantay. Tsaka medyo inahabol-abol ko na rin ang oras niya kasi medyo makulimlim na yung nakikita ko sa langit. So, pakabutan tayo ng ulan. So, ito na. Bali, malapit ata tayo si Pukot dito. Hindi ko lang tanda na kung saan ang umuwi natin. No, basta takbo na lang ako ng takbo dyan. So, kaya yan. Panoorin nyo na lang guys. Diretso nyo hanggang sana mapanood nyo ng pool. Yun. Yun lang.
So ayan guys, ito na yung mga, ito yung kalye na mahaba-haba nating takbuhin na. Wala na masyadong twisty, pero puro dire-diretso na itong kalsadang ito. And kagandahan naman, walang traffic. So ito yung way na malapit na tayo ng Sipukot. Tapos yung mga ginagawang kalsada na lang ang medyo may mga tigil-tigil tayo. Pero itong way na to, halos ano na yan, dire-diretso na yan. Kaya sarap din ng takbuhan ko dyan yung time na yan. Wala masyadong sakyan. Halos parang solong-solo pa nga ako ng time na yan. Yan lang, may makikita kayo ng mga truck-truck na ano, kasi yung mga nabiyahe. Pero yun, malinis na malinis yung kalsada, hindi crowded. Bali, dito medyo nag-start na rin yung bumpy road ng kalsada. Kahit hindi pantay, espaltado, pero meron pa rin siyang bumpy. Nag-start na dyan si Pukot, tapos Ragay, tapos dire-diretso yung Tagwayan. Puro maano na yan, puro mga matagtag na siya. Pero okay lang naman sa dito sa AK550 kasi maganda suspension nito. Kahit ratatin mo dyan sa lubakan, wala lang, para naka dirt bike. Maganda yung laro ng suspension niya. Hindi katulad ng ibang motor na halos suko ang katawan mo sa tagtag. Ito sobrang swabe. Kasi ilang motor na rin naman ang naranasan ko na halos big bike. Pero ito yung pinaka napaganda suspension. Yung AK550. Yun yung pagmamalaki niya talaga ng Kimco AK550 suspension niya. Yun ang panlaban niya. And kahit compare mo sa mga adventure bike, ito pa rin yung talagang panalo sa suspension. Ang kulang lang sa kanya talaga, wala akong mabilhan ng gulong na pang off-road o kaya dual sport na size 15. Yun yung plan ko talaga ipalit dyan, pero wala kasi ako mabili, kaya yan pang road talaga yung ating gulong. Pero sa bagay, ginagamit lang din naman natin yan sa road, kaya okay pa. Kaya lang may mga portion lang na lalo't nag-hiking tayo, nagka-camping, may nadadaan na kasi tayo na kalsada na ano, na rough road. Kaya kailangan ko magpalit ng dual sport. And hello guys, bali ano muna natin dito, putuloy muna natin dito sa ating part 1 kasi medyo mahaba, hindi natin may upload ng dire-diretso. So kinatamon natin dito and see you in part 2.